nahuli nyo itong boyfriend nyo, kinakasama nyo sa CR na merong kas dog style na kaibigan? Ako pa po yung binugbog kasi ayaw niya po ako nagsisigaw kasi tayo po ako taka. Pero aaminin ko po yun, pagkakamali ko po yun, inamin ko. Dapat maging fair ka sa sarili mo at dito sa iyong kinakasama. Dapat lumantad ka na, sinabi mo na ako'y bisexual. Yes po. Wala ka bang ginawa sa akin, Abby? Nung nahuli rin kita? Ikaw, may ginawa ka, nahuli rin kita, tandaan mo yan. May prueba ka? May prueba ka? Miss April Joy, kasal ka ba dati sa ibang lalaki? Uy, siya pa yung mahiga ng malaklak eh. Inabo niya po ako ng kutsilyo, yung gabing yun. Papatayin ko talaga sila sana. Ha, papatayin mo? Sa ko po kasi, Sir Rafi, kung ikaw po talaga nakakita ng sitwasyon, hindi mo alam ang gagawin mo. Si April Joy Abigail Felix, 35 years old po siya, at nirereklamo niya ang kanyang kinakasamang seaman na nahuli niyang may kadog style sa CR. Ang masama pa nito, ang kadog style daw po ay kaibigan pa daw po nila. Kapwa! Lalaki. Oh no. April Joy, Abigail, Felix, magandang hapon po, ma'am. Good afternoon po, Kuya Rafi. Ma'am, pasensya na po. Nakakalungkot nga itong balita. Naintindihan ko kahit na hindi kayo kasal. Masakit to, lalo pa kung may anak kayo. May anak na po kayo? Wala po, Sir Rafi. Pero hindi naman po yung reklamo ko yung nakita ko sila, Sir Rafi. Ano po reklamo? Reklamo ko po kasi yung binugbog niya pa po ako nang nahuli ko sila. Ayun, ibang usapan na yun. Yun, pwede na yun. Yun po yung nireklamo ko po. So, nahuli nyo itong boyfriend nyo, kinakasama nyo sa CR na merong dog style na kaibigan niyang lalaki. Opo. Nung mahuli nyo, caught in the act, binugbog kayo? Ako pa po yung binugbog kasi ayaw niya po ako nang sisisigaw kasi po baka po marinig ng kapitbahay na nahuli ko sila. Okay. Ah, ito na tinatype. Aso, gusto nyo pong wag nang makasampa sa barko, ipapahol departure? Yes po, kung sana po, pwede po sana. Kung may file sa POA para po mahold. Ah, yung tungkol po doon sa pakikipagtalik niya sa lalaki, dog style, I don't think yan po ay uubra. Pero doon po sa pananakit, pwede po siguro, pag nasa korte na yung kaso, re-request sa DOJ na ipahold departure order siya. Yes po, wala okay. Naman po ako reklamo, Sir Rafi, dun sa nahuli ko kahit nakaka-trauma po siya. Pero ang gusto ko lang po talaga, mapanagutan niya po yung binugbog niya po kahit siya po yung may atraso. Gaano na kay katagal na magkasintahan o magka-live-in partner, ma'am? 3 years. Wala ho kayong napansin, nakitaan sa kanya na kakaiba na siya ay gay? Actually, Sir Rafi, nung makaraang taon po, 2020, nahulihan ko din po yan siya, Sir Rafi. Kaso lang sa chat lang po, na-forward ko na din po sa tip. Kahit siya po, nahulihan ko po yan siya. Nang umiiyak po siya na magbabago po. Eh, sabay po ako, tanga. Umibiglan din po. Pero nung mahulihan niyo po siya nung una na meron siyang kachat na lalaki, at pagkatapos nahulihan mo siya po, ba't di po niyo po nalang iniwan para tapos na sana ang problema? Nag-usap na kami po niyan, tapos sabi niya magbabago nga daw po siya. Nang dahil po doon sa nakita niyo po siya sa akto, itong 3 years na karelasyon mo, na may ka-dog style na lalaki, na-stress po kayo? Na-trauma ako, sir. Na-trauma, ako okay. Ako binugbog. At binugbog. Tingnan natin kung pwedeng kasuhan to. For the meantime, kausapin muna natin itong si Andrew, yung inyo pong kinakasama. Sir Andrew, Papa. Na-stress po si ma'am nang mahuli niya po kayo sa CR na ka-dog style po yung inyong best friend. Actually, hindi ko best friend po yun. Pero aaminin ko po yun, pagkakamali ko po yun, inamin ko na, inaamin ko. Pero bakit mo, sir, sa pamamahay niyo pa mismo, ba't di na lang kayo pumunta sa motel? Hindi po, kabilang bahay po yun. Sa kabilang bahay po yun, dito sa bahay mismo. Bakit mo siya binugbog? Hindi ko po siya, sir, binugbog. Never po siyang binugbog. Actually po, ang nangyari, nung time na lumabas na kami, na nakita niya kami, kumuha siya ng kutsilyo sa bahay, sinabo niya po ako, sasaktan niya ako. Tapos yung time na nagkaroon na ako ng opportunity na makuha yung inaago ko sa tanging kutsilyo para hindi na po, wala na pong limansaktan or masugatan. Okay. Doon kami sa loob ng bahay, doon niya nakuha yung mga pata at saka mga gasgas niya sa mga kaupuan. Ito sinasabi ko noon pa, makinig ka. Dapat maging fair ka sa sarili mo at dito sa iyong kinakasama. Dapat lumantad ka na, sinabi mo na ako'y bisexual. Kapag tinanggap ka ni April Joy na
bisexual ka, then walang problema sa inyong maging relationship dahil at least lumantad ka. Di ba? Huwag naman yung itatago mo sa kanya, hindi ka naging honest, and then mahuhuli ka niya, natural mag-iskandalo to. Pero kung ikaw po ay naging tapat sa kanya at nahuli ka niya, eh baka hindi ganun katindi yung kanyang pag-iskandalo. Sasamaan loob niya hanggang sa magkahiwalayan kayo. Ba't mo kasi tinatago na ikaw ay bisexual? Ba't hindi mo sinabi sa kanya umpisa pa lang, hindi ka naglantad? You're not being fair. You're being selfish. Yes po. Alam niya po. Kasi una pa lang alam niya na. Alam niya na yan. Hindi niya pang sinasabi niya, hindi niya alam na ganun ako. Alam niya na po yan. Actually, nag-away na kami yan dalawang beses, tatlong beses na dahil sa ganyan. Pero tinanggap niya pa rin po ako. Okay. Kumbaga, nagpaano ko baga, nag-usap kami, nilapit niya yung sarili niya kasi ako nahiyan na rin ako na baka yun ang trauma niya. Pero siya yung lumapit sa akin, sana pagbigyan ulit ako, binigyan ako ng chance ulit. Tinanggap niya ako. Attorney Garrett Tungol ng AXIS Party List. Attorney Garrett. Yes, sir. Etong si April saka si Andrew, 3 years na na magkasintahan, live-in partner. Sir. And then sabi ni April Joy, nahuli niya itong kanyang kasintahan na may kadogsa na lalaki at doon na-stress siya at parang nadidepress na siya at the same time because of that eksena. One, meron bang kaso dyan? And then number two, binugbog daw siya nitong si Andrew. Anong basa mo rito? Dito po, no, definitely wala tayong concubinage dahil hindi sila kasal. At lalaki, yung kanyang kalaguyo dito. So meron lang tayo dito is yung violence against women and children. So violence against women and children, to be more exact, ito po yung emotional or psychological violence under Section 5I. Bakit po siya pasok? Dahil obviously may emotional and psychological stress pag nakita mong pinagpalit ka sa isang tao na same sex ng isang taong ikaw ay may dating or sexual relationship with. So, yun po ang unang kaso natin. Bawsi yun? Bawsi? Okay. Yes, bawsi po. Under 5I or psychological or emotional violence. Second naman sa pagbubugbog is under Section 5A or yung physical violence naman. Under bawsi din, sir. Two counts na bawsi to. Yes, counts okay. Po. Yes. However, ang depensa naman to ni Mr. Andrew Loha, eh, alam naman niya from day one na ako ay gay. Lumantad naman pala ito si Mr. Andrew Loha kay April Joy. May bawsi pa rin ba doon? Meron pa rin, Sir Rafi, dahil hindi naman yung factor dito is yung pagkakaalam na siya ay gay. Ngunit yung factor siya pinagpalit sa ibang lalaki. So, hindi po nawawala yung fact that makes it emotionally or psychologically scarring. Meron pa rin at meron talagang bawsi. So, two counts. Yes, sir. Ang recommendation ko po sa mga ganitong kaso is to always get the assistance of a psychologist para ma-assess kung totoo bang may psychological disturbance nangyari na manifest in a clinical manner such as restlessness, loss of sleep, or hindi na kumakain, change of attitude, change of behavior. Mga ganun po ang telltale signs ng emotional and psychological bias. Okay. Ang gusto din kasi ni April Joy, correct me if I'm wrong, at sasabi ko hindi pwede, gusto niya ipa-hold departure order etong si Andrew para hindi na makapagsampa ng barko palabas ng bansa bilang isang seaman dahil sa insidente. Sabi ko, maliban na lang kung magdidemanda siya, ito na nga, sa bawsi, pwede, sa pananakit, sa kasabayan sa against women children. Pero doon sa panlalaki nitong si Andrew, hindi po niya ipa-hold departure order, tama? Tama po, Sir Rafino. Ang hold departure order po, ever since narula ng Supreme Court, it is only issued by a court of competent jurisdiction. Ibig sabihin dito, kailangan pumasok na sa korte ang kaso bago tayo makapag-apply ng hold departure order. So, kakumunta natin ng bawsi, hopefully lumabas ang warrant of arrest bago po siya makasampa ng barko para po ma-applyan natin ang hold departure order. Ayun, maliwanag. Attorney Garrett Tungol ng AXIS Party List. Magandang hapon. Maraming salamat. Magandang hapon po, sir. Okay, Ma'am April Joy, mag-hire po kami ng psychologist para sa iyo para gawan kayo ng assessment, evaluation, kung talagang naapektuhan na po yung inyong behavior, hindi na po naging normal ang inyo pong pag-iisip at pagkikilos dahil po dun sa insidente at kayo po na trauma, then pasok na po yun sa psychological violence, sabi ni Atty. Garrett, para siya makasuhan ng bawsi, double plus yung pananakit pa. Okay, ma'am? Yes po, Sir Robby. Okay. At ang akin na lang po, ayoko na lang po na tumagal pa, gusto ko na lang takusin kasi ako may, may pamilya rin po akong umaasa sa akin, hindi. Wala ka bang ginawa sa akin, Abin? Nung nahuli rin kita? Ikaw, may ginawa ka, nahuli rin kita, tandaan mo yan. May prueba ka?
Huwag mong balik pa rin, Andrew. Ano gusto mo? Sabihin ko kung sino mo kasama mo. Sabihin mo, sabihin ko kung sino kasama mo. Sir Rafi. Sigilan mo po. Hindi, Abby. Sir Rafi. Aminin mo. Aminin mo. Kung pwede din po, matest siya sa drug test kasi yan din po ang nakita ko sa kanya. Ma'am, ang pinag-awayan niyo rito, ma'am, yung pananakit at saka yung nahuli niyo siyang the dog style. If I were you, ma'am, move on na lang po kayo kasi hindi naman ho kayo kasal. Pero pwede mo pa rin ituloy yung kaso doon sa yung pananakit at saka sa trauma. Kaya nga ipapa-evaluate na po namin kayo sa isang psychologist. Okay po, Sir Rafi. Okay? Yun na lang okay po. Tutuloy po. May anak po siya. Ano po ngayon kung meron po siyang anak? Pinariority ko na lang po siya kaysa sa pamilya ko. Miss April Joy, kasal ka ba dati sa ibang lalaki? Sir Rafi, matagal na po kaming hiwalay. Kung ilang taon po yung anak ko, yun po yung taon na naghiwalay na kami. 15 years na po. Ikaw ba, Andrew, kasal ka rin? Hindi po. Hindi po. Okay, so binata si Sir. Buti na lang, Ma'am April Joy, hindi maghahabol itong mister mo. Doon sa lalaking pinakasalan mo, hindi maghahabol. Alam niya na nagsasama kayo ni Andrew. Ay, hindi po. Kasi matagal na po yung pinaplano magpaanal po sana, sir. Kaso hindi lang po yan sinasabi. Ang dami niya na po ang karelasyon. Karelasyon asay sa akin dati. Dami niya nang naging karelasyon before ako. Ganun din po yung trauma na ano niya sa kabila, sa iba. Kaya yung ano niyo po, yung trauma niya na babaling sa akin. Parang binuntun niya sa akin ng lahat. Kaya nga po, Sir Andrew, dun sa gagawing evaluation o assessment ng isang psychologist, malalaman kung talagang totoong nagkakatroma siya dahil dun sa nakita niya na hindi katanggap-tanggap sa kanya or siya ay gumagawa-gawa lang ng istorya. Malalaman po yun ng isang psychologist. Ano, sir? Kasi kung talagang totoo siya ay natroma din, meron po kayong kaso sa Bausi, yung psychological violence, sabi nga natin ni Garrett. Ano po? Actually po, siya pa yung may ganang malaktak eh. Hinabo niya po ako ng kutsilyo nung gabing yun. Ay, naman pala April Joy eh. Hinabo niya po ako ng kutsilyo, muntik na ako masaktak noon. Makita sa kalang sinakasama mo na may kasik na iba, mapapatay mo po talaga. Pero hindi ko po ginawa dahil sa anak po. Si April daw po ang humahawak ng pera. Okay, pero di niya... Mas pinariority ko po siya kaysa sa pamilya ko. Lahat po ng galaw ng pera ko, alam niya. Mapapamilya man yan, upuan. Alam niya yan. Oh, okay. So lahat ng pera mo, Sir Andrew, ipinapahawak mo kay April Joy. Opo. Oh, Ma'am April, lahat ng pera pala ni Andrew sinusurrender sa'yo. Hindi po, totoo yan, Sir Rafi. Nung pagbaba niya, may $100 niya. Siya yung may hawak ng ATM po. Sir Rafi, maniniwala ka. $300? Ma'am, $300 is malaking pera yun. Hindi po, $300. Magkano po? $900, Sir Rafi. $600? $600. Yan ang pila. Oh, di 30,000 yun. Malaking pera yun. Yan ako natira. At the same time, Sir Rafi, ang dami ko pong napagawa na sa bahay niya na lahat sa apartment na piano. Yun ang ayaw niya manin ko. Okay, nagtatanong si Ian Torres kung may anak. Wala po silang anak. Nasabi na kanina yan. Ma'am, mag-move on ka na lang, ma'am. Ano bang gusto mong mangyari dito, Miss April? Kasuhan ko po siya talaga sa ginawa niya sa akin, Sir Rafi. Hindi po hindi po pwedeng hindi. Dahil pangalawang beses na po yan, Sir Rafi. Okay. Pero ma'am, may proseso tayo, no? Sabi nga natin ni Garrett, kailangan ipapaisalalay muna kayo namin kayo sa isang psychological evaluation ng isang psychologist. Opo. Ano po? Okay? Opo. Ganun muna. At least itong si Sir Andrew, inaamin naman niya na nahuli mo siya sa ganung sitwasyon. Hindi siya nagsisinungaling. Yes po. Pero ikaw, sabi mo na true ba ka because of that, alamin natin kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Yes po. Okay? Kung naapektuhan po yan, hindi yan mananaksak. Hindi yan mananaksak. At ng bote. Oh, Ma'am April Joy, ikaw pala ang agresibo rito. Mananaksak ka, nagkahabol ka. Nakasala pa po yun. Yung bote, binasag ko lang doon sa hig. O, ba't po siya sasaksakin? Sir Rafi, kung hindi po talaga ako nakakita na kayo, siya papatayin pa kaya sila. Kung talaga... Ano po? Kung talaga inang sa anak ko, Sir Rafi, papatayin ko talaga sila sana. Ah, papatay mo! Sir Rafi, kung ikaw po talaga nakakita ng sitwasyon, hindi mo alam ang gagawin mo. Kung hindi ko lang po talaga inisip yung anak mo, sir. Ma'am, nasabi nito ni Antonio Garrett noon na kapag halimbawa kasal kayo at nakita niyo po yung inyong mister na actual na nagigpag sa ibang babae at napatay niyo po,
malamang sa malamang, maabsuelto kayo sa korte. Yes po. In this case, A, hindi kayo kasal. Opo, and then B, same sex. Kahit nakasal kayo, eh same sex naman. Kaya nga walang bigamy dahil parehong sex nila. Attorney Garrett. Yes, sir, Rafi. Meron nga tayong batas na nabanggit mo na sa amin to noon na kapag halimbawa, yes, si Mrs., nahuli niya si Mister na mm-hmm. nakapatong sa ibang babae sa sobrang gulat niya at sobrang galit na patay niya, nasaksak niya si Kabit saka si Mister, malaking posibilidad na maabsuelto si Mrs., tama? Tama po. Tama po, sir. Now, paano baliktarin natin? Ilalaki to lalaki ang nahuli ni Mrs. na kapatong ni Mister. Ganon din ba yun? Pag napatay niya si Mister at saka yung kabit niyang lalaki, maabsuelto siya? Okay, hindi po, Sir Rafino. Yun po ang short answer. Hindi po nag-a-apply yung exemption na yun na tinatawag natin death under exceptional circumstances. Bakit po? Kasi dito sa ating revised penal code kung saan ito nakasila, when it says na sexual intercourse, ang nare-recognize lang po dito is male to female sexual intercourse. Hindi po recognized as true ang male-on-male na sexual intercourse sa ating revised penal code. So kapag nahuli po ng isang misis ang kanyang asawa na may katalik na lalaki at napatay niya silang dalawa, double murder po ang mangyayari sa sabi. Bakit? Teka muna, unfair yung batas. Pero kung opposite sex, absuelto. Pero kung same sex, makukulong. Yes, sir. No? Medyo absurdo para sa akin din. Dahil hindi ba't mas nakakagulat kapag same sex ang sexual intercourse na nangyayari sa iyong harap? Pero unfortunately, by the time that the revised penal code was written, very, very conservative po ang society nun. In fact, it was lifted straight from the Spanish penal code. So ganun po kaluma yung mga konsepto natin dito sa ating revised penal code. Eh dapat baguhin na yan, Attorney Garrett. Paso na yan. Tama po. Marami na pong movement at actually naging professor ko yung isang abogado na member ng code commission in revising the revised penal code. Gagawin nilang new penal code pero wala po kasing nagtutulak nito sa ating kongreso. Whether it be Senate or House of Representatives, hindi po gumagalaw dahil it's a very daunting task. Napakahirap po, Sir Rafi. Pero at least sana isa man lang sa kanila dyan mga mamabatas mag-try. Sana po talaga. Baguhin itong mga batas na paso na itong mga batas na hindi patas. Kung yes, sir. Siya. Kailangan po talaga. Yes, sir. Okay. Ito yung nagkaratong ng AXIS. Partilis, salamat po. No problem. So yan naman, mga nakikinig, mga misis, pag nahuli yung si Mister na nakapatong sa kanyang kabit na babae, nasa sobrang galit nyo, nabigla kayo, napatay nyo, pero wag naman sana, wag. Pero kung nandyan na, napatay nyo, pwede kayo maabsuelto. Pero kung nahuli nyo si Mister, katalik ay kapo lalaki, napatay nyo silang dalawa, double murder. Nako po. Unfair ang batas. Ma'am April Joy, huwag nyo ibabang telepono, kakusapin kayo ng staff, ano? Para tingnan okay namin po, kung ano yung pwede mo maikaso kay Sir Andrew. Pero okay, bigyan ko kayo ng dalawang araw, subukan nyo mag-usap muna, baka mahilot pa ito, okay? Hindi na po, Sir Happy. Just the same, ma'am. Subukan. And then Monday, babalikan namin kayo para doon na po sa ibibigay namin assistance sa pagsampan ng kaso kung kinakailangan. Okay, ma'am? Okay po, Sir Happy. Maraming salamat po, Sir Happy. Opo. Sa lahat, pati sa team po. Maraming salamat. Opo. Sir Andrew. Sir. Salamat po sa time na binigyan nyo sa amin, Sir Andrew. Okay po. Alam mo, for so many years na we've been doing this, marami na akong mga nakita na mga batas na luma na hindi na applicable, na dapat baguhin. Mga batas na walang ngipin, na kailangan lagyan ng ngipin, may idadagdag. Mga batas na dapat amyendahan. Di ba? Unfair. Totoo. Marami pang mga ganong klaseng batas na naingkwento tayo, di ba? Opo. Na hindi genderless. Dito sa kaso nilang dalawa. Subukan natin sila pag-ayusin. Kapag hindi na ayos, by Monday, demandahan na. Batas na butas, unfair, sabi ni Zeke. Meron mga batas na noon-noon pa talaga ginawa. Diba? Nasa, naging batas. Pero hindi na napapanahon. Opo. Kasi ang society, mm-hmm. progressive yan, nagbabago yan. Yung applicable noon, 50 years ago, hindi na applicable ngayon. Hindi na napapanahon, hindi na bagay ngayon. Dapat yan, binabalikan, sinisilip. Ano ba yung mga batas na paso na na hindi na applicable ngayon, na hindi na kapakipakinabang, hindi na makabuluhan. Yes, change it. Revise it. Add something to it. Yun siguro dapat ginagawa.